naman. Oo. What's up mga kabande? So yan mga kabande, yung ginawa ni Tatay Kadyo na bangka, yung disagwan lang, paddle boat, yung dimano lang. Itong ginawa niya, yung ginawa niyang baol, yung plywood lang. Hindi yan yung kahoy na kagaya nito. Yan yung kahoy talaga na baol. Plywood lang yung gamit niya kasi service niya lang daw to pang huli ng nukos, yung manubid. Ano? Yung ginagawa niya ay naglalagay siya ng tawag niyan. Ito. Yung tawag na? Pamaong. Yung sa unahan. Yan yung ginagawa niya ngayon, oh. Kahapon, sayang, nag-vlog ako kahapon kaso hindi, na-delete dito sa cellphone ko yung paggawa niya yung baol, yung plywood dito, yan sa loob. Plywood lang yan. Saka nilagyan ng tubayton eh. One by one. Nilagyan ng one by one na kahoy. So, naging baol na siya. Yan, oh. Yung gamit niya na plywood ay isa, tapos dinugtungan lang niya kasi yung taas nito 10 feet at ang lapad nito 10 inches 12 inches, tapos ito yung may dugtong, oh. Ito nagyan niya ng ipoksi para kumapit. Saka, yan o, matibay na siya. Ito yung pamalong din, o, sa hulihan. Yan. Ganda ng pagkagawa ng pamalong, o. Maliit lang. Taasan, eh, ang barog. 12 inches din ang taas. So yan, sabi niya bukas daw lagyan na ng bagpak or lagyan na ng plywood dito sa gilidan ng bangka. So, madali lang yung paggawa niya kasi ito, hindi pa ito umabot ng isang araw sa paggawa. Pero dalawang araw na ito niyang ginawa pero putol-putol yung trabaho niya. Hindi lang talaga pukusan ng trabaho. Kasi sa kanya, sarili niya kasi yan. Binilisan niya rin kasi gagamitin niya sa panghuli ng pusit or nuko sa laot. Yung panubidan. Ano? Madali lang kasi sanay na siyang gumawa ng bangka. Yan, oh. Parang kasya lang ng dalawang tao para hindi mabigat pag ginamit sa laot. Sarili niya kasi to, yung service lang niya. Ito na mga kabady, oh, na lagyan na ng pamalong.
ito din sa unahan, no? Na ito yung busok niya. Ito yung mga gamit, no? So, ito na yung plywood niya na ilagay sa gilidan yan. Tsaka yun yung isa. Ginabas na. Ididikit na yan dyan sa gilid ng bangka. Oh. Yung bangka na disagwan or paddle boat. Ito na, natakpan na yung gilid niya, nalagyan na ng plywood, tagpak, ano, yung disagwan na bangka. Madali lang kasi bangka lang to pang dimano, gawing pang fishing lang yung gamit nito, service. What's up mga kabady? Magandang umaga. So, ito na naman yung vlog natin, oh. Itong bangka na ginawa, yung bisagwan. Yun, oh. So, before natin to simulan, subscribe niyo naman ako. I-click niyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos natin. Ito mga kabady, yung bangka na paddle boat, yung dimano lang, walang makina. Ito yung ginagamit sa panunubid, ang huli ng pusit. Yung maliit lang, ang haba nito 10 feet lang. At yung lapad niya ay 12 inches. Tsaka ang taas niya 12 inches din. At yung gamit niyang baol ay plywood lang. Yan, oh. Kinat niya lang yung plywood. At ito yung pamalong niya, oh, na idugtong na ganyan. Ganyan yung pagdugtong, oh, para kakapit siya ng maayos. Ayan, oh. Ito yung plywood na manipis lang. Manipis lang yung plywood niya kasi service niya lang to. Kay Tatay Kadyo itong bangka na ginawa. Siya rin yung gumawa. Ito yung bangka niya. Oh. At yung paggawa niya ng baol ito. Oh. Idinugtong lang niya yung isa dito kasi hindi aabot yung isang plywood. Tsaka yung gamit niya na lansang or pako, yan, oh, bronze, kasi hindi madaling mataya, hindi matataya sa akwan, hindi kakalawangin. Yan, oh, matibay din na yung paggagawa ng baol niya. Pero ito, hindi to baol na gawa sa kahoy, gawa lang to sa plywood. Kahoy pa rin, pero plywood siya. Ito yung tunay na kahoy, oh. Yung buo talaga. Yung ginawa niya na ganito, yung mga ribs niya, ganyan, oh. Naglaras lang siya or nagkuha siya ng ganyan. Ito, dalawang araw pa ito niyang ginawa, ha. Malapit. Halos matapos na niya. Ang bilis. Ang bilis lang talaga, oh. Ayan, oh. Yan, ang bilis ng pagkagawa.
So, ito na mga kabady, oh. Tapos na siya maglagay ng magdagpak or maglagay ng plywood sa gilid. Ayan, oh. Tapos, susunod naman yung gagawin nito. Ano? Unsay, sunod niyo buhatan na, eh? Nag-clearance ang daydayan. Lagay na daw siya ng daydayan. Sunod dito. Lagyan niya na yung daydayan, yung parang kahoy sa gilid para matibay. At saka mag-form din siya ng pamalong. Ayan, mag-cut siya dito. Ayan. Butangan ni Mugwandra. Kapakarin kayo, boss, magpata. Sa paspaan naman. Ito na mga kabady, oh, may daydayan na siya yan. Yan yung daydayan niya. Tapos, may first coating na siya na pintura. Yan. Pero lagyan pa yan ng second coating, yung finishing na. Tsaka ito, ipoform pa to. Kalagyan pa yan ng mga batangan. Yan mga kabady. So, ito na mga kabady. Oh, natapos na yung bangka ni Tatay Kanilyo. Yan o. Oh. Ang kulang lang nito yung palatik. Yan o. Oh. Yung kawayan na yan. Yan yung gagawing palatik. Pero, siguro dito lang natin tatapusin yung vlog natin kasi disagwan lang naman to, hindi natin makakita yung lakas kasi depende yun sa nagsasagwan. Yan. Yeah, pero ito, tapos na to. Yung kulang lang yung batangan niya. So, salamat sa sumusuporta sa ating channel at sana subaybayan niyo pa palagi yung vlogs natin para makita niyo yung mga iba't ibang style ng paggawa ng bangka at mga karera dito sa aming lugar. Hanggang dito lang siguro. At sa mga bago pa lang dito, eh, click nyo lang subscribe button. At shout out na rin sa mga bago nating kaibigan na nagpapa-shout out. Ito yung mga shout out ninyo. Hanggang dito lang siguro. Bye-bye! Halika't punta tayo sa dagat at ilang wing.